filled with thousands of gay men and lesbian homosexuals. And we have no cure. Marami na sila. Pero ewan ko ba, wala naman silang matres. Pero hindi na mapipigilan ang pagdami nila. Sila yung kinukutya, sila yung kadalasan mong makikitang sinisigawan sa kalsada. Ang bakla, ipako sa krus. Kadalasan sinasabi nilang biro. Pero ayos lang yan. Pwede pang maging katanggap-tanggap. Pero alam niyo ba kung ano ang masakit tanggapin? Eh yung sinasabihan sila na mga bakla ang salot sa lipunan. Para sa iba, sila ang dahilan kung bakit naglipa na ang mga maltulo, HIV o AIDS, o kung ano man ang gusto nilang itawag dyan. Pero para sa akin, hindi. Lahat pwedeng makakuha nito. Lahat pwedeng magkaroon nito. May anak ako, si Joseph. Namatay ang anak ko dahil sa HIV. Si Salvia, kapatid ko. Ngayon, malala ang kalagayan sa probinsya dahil sa HIV. Hindi ito biro. Dahil pumapatay. Dahil hanggang ngayon, walang damo. At ang tanging lunas ay ang matindi pang unawa at pagmamahal ng kanilang pamilya at kapwa. Di na masaba. Tatagalan ko pa nga sana yung pagpasok ko dito eh. Tol, di ako pwedeng labasan. May tatlo pang customer na nag-aantay sa akin. Oh, basta mamaya, ganun pa rin. Ha? Next. Ah. Ay, tol, wait lang. Baka pwedeng balatan mo muna sa akin to. Bakit? Eh, pang-date kasi namin ni Belen. Tari na! Anong Belen? Oo nga. Putang ina mo, tol! Tangina naman, ang dami-dami nagkakantara pa sa'yo dito sa atin. Baliw na baliw ka kay Aling Belen. Ang gago ka talaga, yun. E di suloy mo yung mga bakla at matrona dito. Jowain mo. Tangina, tol, bakit nga kasi si Aling Belen? Eh, unti na lang kasi edad na nanay mo yun, eh. Nanay mo na yata yun, eh. Ulol, mahal ko si Belen. Ganun lang yun. Alam mo, bala nga sa buhay mo. Gagasgasin mo yung burat mo dito sa mga bakla dito. Para lang kay Aling Belen. Ganun talaga pag mahal mo. Ay, tol, wait lang. Diyan na si Rupo. Oh, basta mamaya, ganun pa rin gagawin mo. Pasok ka kagad, ha? Huwag mong tatagalan kasi. Tinatagalan, eh. Next. Ayun, eh. Na. Sige. Oh, Janel, kahila ka ba? Eh, ikaw na nga inaantay ko, eh. Dali na, tara. Princess, itong baon mo ah. Busin mo yan. Baka naman pagdating mamaya eh, may tira na naman yan. Opo. Naku, puro ka opo. Tapos ganun din. Paulit-ulit ka. Oh, andyan ka na pala. Kumain ka na ba? Di ba? Mali ka na, sabayan mo na kami. Oh, saan ka pupunta? Hindi mo pa tapos yung pagkain mo. Ayoko na po. Busog na ako. Ay, hindi. Tapusin mo muna yan. Alis na po ako. Malaki yata galit sana ang anak mo eh, no? Hindi ko naman masisisi. Ah, sige na, kumain ka na. Titigla na kita ng kape. Jared, baka may makakita sa atin. Ano nga yun? Eh di, panoorin nila tayo. Tumigil ka nga. Happy Mansari. Mahal na mahal kita. Salamat.
pasensya ka na. Hindi ko na naalala naman sa rin natin. Hindi na kasi ako sanay sa ganun. Ayos lang. Sasanayin ulit kita. Mahal din kita, Jarel. Alam ko. Gusto kitang kainin. Sira ka talaga? Ang ibig kong sabihin, ay, naku. Kumain na tayo. Sige na. Ay, pero mamaya, inom tayo? O, sige na. Kumain ka muna dyan. Sabi ko ah. Miss na kita. Patawarin mo ako dahil hindi ko sinunod ang magpagamot ka. Sana nandito ka pa ngayon. Nakakala ko kasi yun ang nararapat. Yung itago ka sa lahat. Yung itago ang sakit mo. Dahil ayokong pandirihan ka ng ibang tao. Alam kong pinagdamit pa sa'yo yung buhay mo. Kung hindi ko lang sana inisip ang sinabi ng iba. Pero, anak, huwag kang mag-alala. Dahil, kahit wala ka na, hindi nila malalaman na HIV ang dahilan ng pagkamatay mo. Dahil ayokong masira ang pangalan mo. Kahit wala ka na. Sa tabi ko. Ako eh, bagay na bagay talaga kayong dalawa, no? Kaso, okay lang ba kayo sa ganyan? Para kayong nagtatago dito? Gago! Hindi kami nagtatago dito, ha? Tsaka, sa katunayan nga, alam na mga chismosa dyan sa labas na kami. Eh, paano yung iba? Anong iba? Yung iba dun. Yung nagsasabing, tang ina to yung syota mo, ang tanda na. Nanay mo na, puta naman. Ay. Sorry po, Aling Belen. Mukhang madami-dami na po yun nasasabi ko po. Sige. Siguro ganun ko lang na natutulog sa princess. Alam mo, gago kayo, no? Tang ina to, nagsasabi lang naman ako ng totoo eh. Sorry na. Tagal mo lumabas. Bagsak na si Jojo. Sigurado ko lang kasi natulog na si Princess. Tagal kasi matulog eh. Mika! Jared, alam mo, tama yung kaibigan mo eh. Paano kung pinag-chichismisa na tayo dyan sa labas? Wala akong pakialam, Belen. Kahit sabi pa nila na, Tol, yung nanay mo, ginawa mo. Eh, paano ako?
ang sasabihin nila sa akin na pinatulan ko yung anak ko. So paano? Ayaw mo na? Belen! Belen, naniwala ba ako sa mga sinasabi nila? Di ba hindi? Kasi mahal kita eh. Mahal din kita. Eh, tapos! Wala tayong dapat pag-usapan. Mahal mo ako. Mahal kita. Nagmamahalan tayo. Tsaka hayaan mo sila sa mga sinasabi nila. Sa akin o sa'yo. Belen. Kung alam mo lang. Kung nabubuhay nga lang yung mga magulang ko eh. Papakilala kita sa kanila. Kasi ganun kita kamahal. Jared, maniwala ka. Mahal din kita. Sigurado ako, Belen, kung bakit ka nandito. Di kailangan ka. Grabe ka naman. Eh, nagpa-check up kasi ako dyan sa ospital. Total, malapit din naman sa'yo, kaya naisipan ko lang dumaan sa'yo. Check up? Para saan? Ewan ko ba? Kahapon, bigla akong nahilo. Tapos nagsusuka. Shoot, ka. Buntis ka, nagpakantot ka kay Bagets. Baklaan mo ka ba naman? 49 anyos ka na, buntis ka pa. Ba't naman kasi pumayag ka na iputok sa loob? Malaki ka rin tanga. Alam mo, kailangan mo mag-pregnancy test. Mamaya, bibigyan kita ng pregnancy test. Salamat. Sige, dito ka lang. Kukuha ko ng pregnancy test. Sige. Hello, Mrs. Castro. Hello. This is Dr.
Doc, napatawag po kayo. I am letting you know na lumabas na ang resulta ng mga tests namin sa'yo noong nakaraang araw. And it shows, based sa resulta ng findings namin, na you are HIV positive. Mrs. Castro, are you still there? Yes, no. Pwede mong tumawag kayo ulit. Okay, sure. Kailangan nating pag-usapan kung anong dapat mong gawin. Tangin na ng bukin natin yun. Hindi ko nga alam eh. Mahal ka yata ang magpresyo eh. Gago! Mas mahal ka magpresyo sa akin. Ako ba? Oo naman ah. Ulul! Ikaw ang nagturo sa akin dito eh. Bilin. Ano ginagawa mo dito? Jerry, nagpa-check up ako. Positive ako. Buntis ka? Kailangan po ba lumabas? Magiging tatay na ako? Hindi. Hindi ako buntis. Ano ibig mo sabihin? Positive ako. Mag-HIV ako. Ha? Gago! Inawa mo ako? Tarantado ko. Wala akong HIV. Gago, hindi akin yan. Hindi kita hinawaan, ha? Tsaka, wala akong tulo, ha? Itang ina mo, ikaw lang ang kumakantot sa akin. Hindi nga akin yan, gago! Ina mo! Inuwaan mo ko! Pinilit mo ko! Sa tingin mo, kanina ko ito makukuha, ha? Abay mo ko sa'yo! Ba, may baka kinangalit na rin! Hindi kita sinisisi, Jared, sa mga nangyari. Gusto ko lang magkasabay tayo na maharapin to. Gusto ko sabay na kayo magpagambol. Jared, Jared. Gusto ko lagi kang malakas. Jared. Sabay tayo magpagambol. Jared, sabay tayo. Labanan natin to. Labanan natin to. Kaya natin to. Kaya natin to. Labanan natin to. Lojo! Lojo, saan ka?
lang doon. Bakit? Ah, pupunta sana ako dyan eh. Ha? Hey, saan ka ba? Ako na lang pupunta sa'yo. Kaso, mamayang gabi na ah. Lalakarin lang ako ngayon. Oh, sama! Huwag na muna. Solo racket muna ako ngayon. Dali na, sama muna ako, Jo. Kailangan ko din ng racket eh. Sa susunod na lang. Tama na lang sa susunod, tol. Sige, sige. Salamat. Sige. Hello? Ah, Sir Ivan? Baka gusto po ng booking. 1-5 lang. Ay, ayaw ko muna. Hindi ba na ngayon? Ah, kailan niyo po gusto? Jared, ayaw muna kitang i-booking. Bakit naman po? Kasi, alam ko kasi na may sakit kang tulo. Ha? Sino nagsabi sa inyan? Ano ka ba? Kasi Jojo pinagsikwento niya sa lahat ng kabaklaan dito sa San Antonio na positive ka sa HIV. Kaya ayaw ko naman i-booking kasi ayaw ko naman tahawin sa sakit mo. Sorry ha. Si Jojo. Ano? Bakit mo ginawa yun? Makinig sa akin. Nagkalat yung itong sa atin. Sinabi niya may HIV tayong dalawa. Pero hindi mo na kailangan ginawa yun, Jared. Kailan napatay ko yata si Jojo? Kailangan mo malis dito, Pitin. Hindi. Jared, makinig ka. Hindi mo kailangan umalis. Kung kailangan mo panagutan ang ginawa mo, gawin natin ang tama. Huwag tayong tumakas. Jared, gaya ng sakit natin. Huwag natin takasan. Hindi mo naiintindihan eh. Hindi mo naiintindihan. Ano umalis dito? Para hindi ka napagsabihan ng iba. Jared, hindi na mahalaga sa akin yon. Ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga sa akin. Sabay natin harapin ito. Magpagdamot tayo, Jared. Jared. Magpagdamot ko sa akin. Jared. Sabay natin kamot ito. Ang mahalaga sa akin, Jared. Tayo, magpagamot tayo. Hindi naman tumakas. Hindi natin kailangan tumakas. Harapin natin ito. Ang laban ng aking anak noon na itinatago ko ng mahabang panahon ay naging laban ko rin.
Ganon ako pinatatag ng sakit ko. Ganon pinalakas ang aming pagmamahalan ni Jared nang kung ano ang meron kami ngayon. Araw-araw akong bumibisita sa kulungan upang dalhin ang gamot na kailangan niyang inumin. Si Princess, lumayo ang loob sa akin ng anak ko. Pero kalaunan, naunawaan niya na ang sakit ko ay walang ibang gamot, kundi ang pagmamahal ng mga taong nakapalibot sa akin. At isa siya doon.